obedient that have their rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. But I beseech you, the brother, to do this, that I may be restored to you the sooner. Now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. And I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words. Know ye that our Father Timothy is sent hath liberty, with whom, if ye come shortly, I will see you. Sabay-sabay po. Salute all them that have the rule over you, and all the saints. They of Italy salute you. Grace be with you all. Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong magsalita, Panginoon. Matapos namin ang Hebrews. Maraming natutunan, Panginoon. But I pray sa huling mga salita dito, Lord, passages. Awita namin mga practical lesson, Panginoon, mga application na aming naaaral. So I pray na sa lahat kong gawa ng kaaway, mga salamat sa aming bilang. Pray for mga iba rin, Lord, na mag-continue sila, lumago sila. Para sa mga bago, Panginoon, the same. Hindi paligtas, Panginoon, maligtas sila. At yung iba, Lord, ay ma-establish sila sa inyong gawain, sa inyong mga salita, Panginoon. Kaya maluwalhati, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapo na po. Okay, so si Rod to na Rodney ba? Rodney? Rod? Ha? Rod lang. Rodney. And then si... Kuya, dito ka nga lang, Wayne. Dito si Badek, talagang magulo to eh. Baka, yan. Dito kayo, huwag na kayong gumaya sa makulit. Okay? First time lang. Ano pangalan mo, kuya? Ha? John Andre. Andrian. Andrian na lang. Adrian na lang. Si kuya? Fernando. Sulat na lang. Si kuya? Ikaw, bud. Ikaw. Ay, ko yung Fernand. Ito, Adrian. Fernando. Elnan. Yung isa, Adrian. John Adrian. Okay. So, welcome kayo dito. So, maganda may mga bago. Kaso, wala yung mga luma. Nasaan yung mga luma? Hindi, pag yung mga bye-bye sapa, yung mga ate ko yun yun. Wala. Pahinga eh. Ba't sila lang nagpahinga? Anyway. Actually, itong message dito ay napakaganda. Medyo, ano lang to, practical application na lang. So, natapos tayo last week dito sa first part. Nga, let brotherly love continue. Hindi ko na ano lahat. Pero ito yung mga practical advice sa atin. So, maging ano tayo, accommodating. Alalahanin yung mga... Okay na, makinig na. Yung mga, alam mo na, yung mga kawawa naman, kasi may mga specialist sa panahon nila, mga kapatid nila nakukulong. Kasi matindi yung persecution. So, huwag natin kalimutan. And then, siyempre, napag-usapan natin yung mga pokpok, di ba? Tsaka, so dapat maayos kayo. Gusto nyo ba, mga kabataan dito, puro kabataan, gusto nyo maayos yung
ano nyo, maayos yung buhay nyo, mag-asawa, maglaki nyo. Naisip nyo na ba yun? Ikaw ayaw, mag-asawa ka na ba? Tagal pa yun, di ba? Pero maganda yun. Basta maayos yung mga pangasawa, tsaka ikaw din. Kasi kung di ka maayos, mga pangasawa mo, malamang di rin maayos. Ganun lang yun. Si Hernan, saka si John Adrian. Okay. Welcome kayo dito. Sa linggo, follow up namin yung mga kamag-anak nito. Okay? Salamat sa pag-attend nyo. Kasi, pag nagtapat kayo sa Diyos, kayo yung gagamitin ng Diyos para sa mga kamag-anak nyo. Para maligtas din sila. Amen? Anyway, nasabi dito, kaya, yeah, masama raw yung maingitin. Tapos na natin dyan. Kahit sabi ko, mahirap ako ngayon. Wala sa Diyos yun. Actually, marami sa ginagamit ng Diyos talaga sa Bible, mga mahirap. Okay? Dito yung mga pulubi, ah. Ito yung mga, ibig sabihin yung mga kawawa kasi minsan, niloloko ng mga mayaman. Ganun yung sabihin nun. Dito yung mga pulubi. Okay? At sinabi din dito last time, mabilis lang. So, yung mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, huwag niyong kakalimutan, huwag niyong babastusin. Okay? Kaya nga nabanggit ko last time dito, baka may ano tayo dito, i-refuse tayo na, oy, ang kulit mo, huwag ka na muna umaten. Gusto niyo ba ganun? Ano makaayos tayo, di ba? Ako nang bahala doon, pero pray niyo lang, okay? So, kasi may ba, bastos daw eh, mananinig ako eh. So, anyway. So, yan. Kung nakita nyo, matinong tao, sinong susundin nyo? Yung loko-loko o yung matinong tao? Matinong tao. So, yung matinong tao daw, especially yung mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, na totoo, ha? Kasi ang dami ng loko-loko ngayon, hindi, kunwari, nagtuturo ng salita ng Diyos, mali naman. Paano yun? Okay, so, mag-ingat din kayo doon. Pero pag yung tunay, pagpasalamat na sa Diyos yun, ngayon, yung pananampalataya nila, gayahin nyo. Yung sabi dito, okay? Pag nakita nyo si Pastor, kunwari, konting problema lang, iyak na. Gaganahan pa ba kayo mag-church doon? Anong pananampalataya, di ba? Napagod lang, nabastos lang, ayaw ko na. So, hindi tayo ganun. Okay? And then, nabanggit natin yung title natin last week. Ibig sabihin, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. So, isiningit lang yung katagana yan. Kasi nga, minsan nakakalimot tayo. Parang kala natin si Jesus, dati ganun, ngayon, iba na. Ang dami naguturo niyan ngayon. Kaya sabi nila si Jesus dati, ayun, Diyos daw dati ay mahigpit. Diba? Ngayon, nung sa New Testament, si Jesus, puro pag-ibig na lang. Ang dami nagtuturo niyan, yung mga false teacher. So, hindi ganun. Jesus, dati, ganun na siya, mabuti siya, mabait siya, kaso matindi rin siya. Stricto rin siya, may justice siya, at pag talagang may kasalanan, boom! Okay, so later, kaya nga may impyerno, di ba? Eh, sila sa inyo nun. Si Jesus din ang may-ari nun, alam niyo ba yun? So, nasa kanya na yung susi. So, ang Panginoon ay hindi nagbabago, hindi niya kailangan magbago. Kaya itong mga practical application natin sa chapter na to ay dapat nating sundin. Okay, so natapos din tayo dito last time sa We Not Carried Away with Divers and Strange Doctrine. For it is good that thy heart may be established. Kaya nga, sasabi ko lagi, kayo, makikinig kayo ng salita ng Diyos kung nakikinig kayo, ha? Ang mahirap, kung dito kayo, hindi ka nakikinig. Hindi kayo nai-establish. Magulo lang buhay niyo. Pero pag dito kayo, madalas, mahal yung salita ng Diyos, mahal yung church. Punta ka dito, mag-aaral ka, makikinig ka, may establish ka pag ganun. Yun ang maganda. Yung tayo-tayo, wala yun, naiinip yun pag ganun. Nantayo mo kasi ganun. Lagi naiinip, kanina pa tayo ng tayo, di ba? Mading, nakikita ka ng mga taga-sisik, so mas mabait sa inyo. Mas papayag ka ba nun? Mas mabait sila? O, dapat mas mabait kayo. Ilang buwan na kayo dito. Taon na nga ata kayo dito. Di ba? Kaya nga nireklamo namin yung iba eh. Ang kukulit eh. So dapat mga isang taon matinuna kayo nun. Alam mo sa church walang makulit. Nakakahiya. Magsasabihan ka na naman. Di ba? So ganun.
So, masasabi dito, magpa-profit kayo doon. Pag nakikinig kayo, tatalino kayo. Pag hindi kayo nakikinig, ano mangyayari sa inyo? Lalong titigas ang puso nyo, no? Eh, ayoko walang makinig. Sinita ka, eh, ayoko pa rin. Nako, patay. Magiging rebelde ka na. Gusto mo rebelde? Mahirap yun, diba? Si Kaya, ang baito. Tingnan nga. Okay. Gusto kong pagpansinin doon yung puso daw ma-establish. So, ganoon nga yun kasi mamahalin nyo yung salita ng Diyos kasi mahal nyo rin yung sama-sama na yun. Salita ng Diyos, pamilya ng Diyos, fellowship ng mananampalataya. Okay? Ngayon, may sinabi dito sa bandang huli kasi ito yung entrance ng ating verse 10 ngayon. Sabi kasi dyan, not with meats which have profited them that have been occupied therein. So, kung naalala ko yung last week, kaya nasabi ko rin sa inyo, baka andito kayo dahil sa pagkain. Meron bang ganon? Meron ganon. Sinabi ni Jesus yun, meron mga, oh, church tayo, church tayo. Ano mo pagkain ngayon? Yun ang iniisip. Tama ba yun? Diba? Okay kung pagkain spiritual. Ano mga message ngayon? Kaya minsan sinasabi ko sa inyo para ganado kayo. Kasi lahat naman yun exciting eh. Okay, kasi bakit ganito? Ganito daw yung kwento. Kung medyo, ito lang yung konting lalim natin ha, kasi mga practical na lang to. Pero nakita ko bago tayo mag-exit, may konting malalim na katotohan pa. So ganito yung mga bata. Nung panahon nga ng Moses, meron silang mga priest, nag-aalay sila sa Diyos. So, na ginagawa nila, pinapatay nila yung mga hayop. Okay, so yun ay nagsisimbolize pala si Jesus, ay dapat papatayin si Jesus para sa kasalanan natin. Okay? Ikaw ba, mading? Ikaw ba, gusto mo, paluin ka dahil makulit ka? Ayaw mo. E kunwari, si ibang tao pinalo dahil sa'yo. Kunwari, si Rain. Gusto mo yon? Ayaw mo rin, di ba? Ano yung mas ayaw mo? Yung siya pinalo o ikaw? Ayaw mo pareho. Pero sino yung mas ayaw mo? Inakahiya lalo, ha? Wala. Hindi, sino nga yung mas nakakahiya, ikaw yung pinalo o yung ibang tao pinalo dahil sa'yo? Ano mas nakakahiya doon? Ikaw, Maddie. Ano yung mas nakakahiya? Ikaw pinalo kasi makulit ka o dahil makulit ka, ibang tao pinalo para sa'yo? Ano yung mas nakakahiya doon? Ha? O, sagot. Yes. Diba? Kasi, wala namang ginawa yung isang tao tapos siya yung pinalo dahil sa'yo. Di ba ganyan niya mga kapatid nyo? Ito mga magkakapatid yung mga kuya niya. Pag makulit yung kapatid niya, napalo yung pati siya kasama. Kasi siya yung responsible. Okay? Kasi sabi dito, yung mga hayop, kinakatay nila para sa kasalanan ng mga tao. Tama ba yun? Hindi dapat, pero yun yung pinagawa ng Panginoon. Okay? Tindihin nyo lang ha. Kasi daw yun ay picture ng mamamatay si Jesus para sa kasalanan ng sanlibutan. Okay, so nakakahiya sa Panginoon, pero yun ang ano niya, mapagmahal kasi siya eh. Kaya sabi dito, ngayon, mga ligtas na tayo, ligtas na kayo, okay? Anong gusto mong gawin? Mading, gusto mo pa bang gawin yung mga pagpatay-patay ng hayop? Diba? Anong gusto mo na lang gawin? Siyempre, yung practical application na nun. Okay? Kaya ang title itong ano natin ngayon is yung Bearing His Reproach. Okay? O sa verse 13. Okay? So, inulit lang to. No? So, yung mga hayo, pinapatay. Kaya sabi dito, hindi sinabi dito, pero ang actually, pag tinignan nyo sa Exodus, ang tawag dito sa offering nito is sin offering. Marami po kasing type ng offering. Okay? Pero particular itong sin offering, mais ka na po. Isa na lang, papalabasin na kita. Nakaka-distract eh. Ano sabihin ko? So, iba-iba yung offering. Yung iba ay meat offering, mga ganun. So, bawat offering, may particular na function yun. Okay, para saan? Okay, iba naman, free will offering. Wala kang kasalanan, pero gusto mo lang mag-offer sa Diyos. Maganda yun, yun ang pinakamaganda. Kasi wala ka namang kasalanan, nag-offer kasi mahal mo yung Diyos. Amen?
Pero sin offering, pinakamatindi dito kasi lahat tayo nagkasala, di ba? At yun nga, pinipicture si Jesus. Ang ginagawa sa sin offering, yung ibang offering po, yung iba doon, kinakain ng mga priest. Kasi may natitira pa. Pero pag sin offering, ubos. Okay? Pati flesh. At hindi lang sa, ano, yan ay, inuubos po yan, hindi sa altar, kundi sa labas ng camp. Okay? Alam niyo ba may picture natin dito? Maganda na makita natin yan eh. So, ano sinisimbolize na? Makikita natin mamaya. Dito tayo sa tabernacle pictures. Ayan. Okay? So, nakikita niyo ba yan? Ito yung tabernacle na sa gitna, tapos ito yung altar. Okay? Pagkatapos itong tabernacle na to, yung may fence, yung mga camp niyan, ito yung mga tent ng mga sundalo, tsaka lahat na sila. Mga may pamilya ng Israel. Okay? Yung outside of the camp, malayo pa sa labas pa. Okay? But doon sinusunog yung sin offering. Parang etchepuera siya, di ba? So, bakit ganun? Ang pinipicture po nun, yung kasalanan ay masama. Amen? Ayaw nun Diyos yun. Ayaw natin nun. Kaya nga, pag may makulit sa inyo, may basto sa inyo, ngayon, sinasabihan natin para matuto. Kasi bata pa naman kayo. Pero, nakakahiya ang kasalanan. Pangit ang kasalanan. Dapat sinusunog. Ang problema, hindi nga natin makahiya sa kasalanan. No? Kaya ngayon, ang pinatasahan, sino? Si Jesus. At sabi dito, wherefore Jesus also that he might sanctify the people with his own blood suffered without the gate. So kung maalala nyo naman si Jesus, saan siya pinatasaan? Hinataw siya sa city, pero pinako siya sa labas din. Kung alam nyo yun, immediately outside the city. So, anong ibig sabihin nito ngayon? Yung pinaka-application ng natin ganito. Kung si Jesus, yung naging nakakahiya, wala siyang kasalanan, okay? Parang katulad nito, kaya kahit po sa tabaho, ganun yan eh. Alam niyo ba yun? Pag may ginawa yung staff, di ba? Alam niyo ba dyan eh? Ang papagalitan doon, yung manager. Tsaka yung bisog. Ano mangyayari doon sa, ano? Doon sa staff? May hiya siya, di ba? Kasi pinagalitan, ibang tao para sa kanya. Pagbubutihan niya na ngayon, di ba? So, ganun po yan. Ganun din yung sa Bible, ang dala, sabi. Sabi dun sa mga nanay. Tingnan natin. Oras pa naman tayo. Full session. Ano daw meron pag yung loko-loko yung bata? Sabi dito, a wise son make it a glad father, but a foolish son is the heaviness of his mother. Kaya alam niyo, pakilala ko lang yung nanay niyo, yun ang gusto ko lagi eh. Kasi tatanungin ko lang, anong klase ba itong si DN? Yan. Alam niyo ba yan? Gusto niyo ba makilala ko yung nanay niyo? Yan. Kasi parang mapalapit lalo kayo sa Panginoon. Pero, gusto ko lang sabihin dito, pag ikaw daw eh, matigas ang ulo, mading. Gutoha ba sa'yo nanay mo, mading? Kaya dapat magpaka bait. Diba? So kasi sabi nito, heaviness of his mother. Hindi lang yan. Ito pa oh. A wise man, a son, make it a glad father, but a foolish man despises her mother. So kawawa yung babae, no? Kasi kaya nasa kanya yung ano eh. Sisi, madalas. Kasi siya yung nag-stay sa bahay. At kung ano mangyari ngayon sa anak, magre-reflect yun sa kanyang mga magulang. Okay? So, ganun din ngayon. Yung kuya nyo, pinapagalitan dahil sa inyo, ang kulit nyo. So, ngayon, Panginoon, alam nyo ba si Jesus ay yung namatay para sa inyo? Tama ba yun? So, walang sense yung pagtiningnan mo eh. Pero dahil nga nasyara na kayo ng gospel, alam nyo na yan eh. Ang Panginoon, minahal niya tayo. Okay? Wala siyang kasalanan. Tapos siya pa yung pinarusahan at ang pinakamatinding parusa pa. Nakakahiya. So, kaya sabi dito, ngayon, anong gagawin natin ngayon? Salamat, naligtas na tayo. Anong gagawin natin?
Para man lang baka na magtanaw tayo ng utang na loob, di ba? Lahat na ginawa niya para sa iyo eh. Ano masabi doon? Nagpala ka pa. Sabi kaya sabi dito, may mga times na magsasuffer din tayo, hindi siya lang. Okay? Lalo pa ikaw, soul winner ka. Talagang pinanindigan mo yung salita ng Diyos. Okay, kahit kayo, mga taga-sisik, ang dami niyo ngayon, di ba? Pero pag nakinig ng mga kapitbahay niyo, aasarin kayo niyan. Ay, si Rod, pak, church, no. Aasarin kayo niyan, anong gagawin niyo? Nasa sa inyo yun. Kung alam niyo kung makakabuti sa inyo, nagtitiwala kayo sa Diyos, lalapit kayo lalo sa Diyos. Kahit asarin pa nila kayo, hindi naman nila lang pinagkasabi nila eh, di ba? Sharean din natin. Pero kung ayaw, di huwag. Di ba? Sabi dyan, no? Let us go further for unto Him without the camp bearing His reproach. Pag siya'y pinapahiya, pag siya'y ina-isolate, pag binaboljack siya, okay? Pag binablackball siya, ganun si Jesus eh. Alam nyo ba kayo, magpapasko na naman, di ba? Excited ba yung mga tao kay Jesus? Ha? Ano ginagawa nila? Christmas tree. Yun ang sabi-sabi, di ba? Pero ang tanong, kung kay Jesus sila, kung kay Jesus sila excited, anong gagawin nila? Babasahin nila to, nasa lahat. Pero ginagawa ba ng mga tao yun? Share-sharean nga natin, ayaw eh. Oh, ang iniisip niya pag Pasko, pera, business, una, Christmas tree. Anong kinalaman? Wala sa Bible Christmas tree. Alam mo ba yun? Ayan, parang mga bata, alam niyo na rin, wala. Actually, kung meron man, negative pa. Alam niyo ba yun? Ayun, Pasto, may Christmas tree kami. Huwag mo lang sirain. Inasabi ko lang sa inyo yung totoo. Para maintindihan natin, si Jesus, kung nabubuhay siya ngayon, alam niyo ba? Dahil napakatapang niya at napaka-righteous niya tao, alam niyo ba? Siya yung hindi invited sa Christmas party. Kasi yung mga Christmas party, lalo sa mga company sa amin, inuman, pambastusan. Ganon ang mga Christmas party ngayon. At siya, hindi nga tinatawag na Christmas party yan. Sobrang hiyanin ang sarili nila. May kinig ba? Okay, may mga Christmas party ba sa inyo? Wala, di ba? Meron kahit saan, di ba? Kayo? Anong ginagawa pag Christmas party? Puro ka, di ba, kalokohan, puro pera. Yun ang nasa utak ng mga yan eh. So kaya sabi ko dito, si Jesus, siya yung dapat pinupuri natin, siya yung nababastos. Gagamitin pa yung pangalan niya pang ano. Alam mo na, sa kalokohan. Ganyan ang nangyayari. Kaya ngayon, kung mananampalataya kang totoo, anong gagawin mo? Eh dapat, sumama ka sa kanya. Pag alam mo, pinapahiya siya, samahan mo siya. Ano yan? Yan nga, mag-preach ka, mag-soul winning ka. Sila, nag-happy-happy. Kunwari, kakanta ng Christmas song. Kala mo, spiritual na. Tayo, wala tayong pakailan dun. Di mo tayo naniniwala. December, pinanganak si Jesus. Tuloy-tuloy lang tayo ginagawa yung kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Yan, soul winning. So, ikaw rin, papahiyain ka rin niya mga yan. Pero okay lang yun. Bakit daw? Kasi for here have we no continuing city. Ibig sabihin, marisira naman lahat to eh. Diba? Alam nyo na ba yung mga bata, lahat to susunugin. Lahat yan. Sino na nakakarap dito yumaman? Pero magandang bahay. Magandang sasakyan. Ganda cellphone. Wala pa rin? Ayan, lahat na lang tayo, di ba? Pero wag mong masyadong, uy, mahal na mahal ko itong cellphone na to. Hindi na ako mag-church kasi nanonood ako ng kung ano. Di ba? Kasi lahat siya susunugin eh. O pag sunog na yung cellphone, sunog na yung ano man yan, sasakyan nyo. Di ba? Pinaghirapan mo. Baka nagnako ka pa dahil dyan. Bali, wala yun. Kasi sabi dito, samahan natin si Jesus. Kung saan niya tayo gustong dalin. Anong gusto niyang gawin natin. Mapapahiya tayo, pero so what? Hindi naman ito magtatagal lahat eh. Amen? At ang hinahanap natin, yung sinasabi niyang city na hinahanap natin, yan yung New Jerusalem. Langit po yan. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips. Giving thanks to Him. Maintindihan niyo ba yan? Mabilis. Ibig sabihin na ganito, kaya tinitingnan ko kayo, di ba? Yung mga anak ng Diyos na gusto magpuri sa Diyos, lagi nasa church. Amen? Okay yung kumakanta ka mag-isa sa kung saan. Kaya maganda, sama-sama tayo, di ba?
Katulad ngayon, malungkot ako, yung iba wala eh. Kasi kung nami-miss mo yung church, eh kung mahal mo yung church, magpuri sa Diyos, hindi mo mading. Okay, katulad nito si Mad, sabay, bata pa naman to. Pero example na rin yan. Pag nag-aaral ka na ng salita ng Diyos, excited kang matuto kasi makikinig ka ngayon. Kaya makikinig ka, di ba? Ganon din yung pagpupuri sa Diyos. Gusto mo pupuri ka din, hindi sila lang. Kasi nag-uumapaw yung puso mo sa Panginoon. Mag-explain natin sa kanila, namatay niya para sa'yo. Sa blessing pa, nakahanda yan, sumunod ka lang. Sa lupa, lalo sa langit. Diba? Yun ang gusto mo, diba? Matalino ka. So ngayon, hindi mo pagkakait ngayon yung pagpuri sa kanya. Alam niyo ba, puri? Magpupuri ka ba? May pinupuri ka ba, Madi? Uy, ang ganda mo! KM! Yung papuri yun, diba? Huwag lang bola, ha? Ganda yung totoo. Ayun, talino mo naman! Ayun, tuntua na yun. Pinuri mo kasi, diba? Walang masama doon kung totoo. Pero yung dapat natin purihin lagi at lalo, sino? Ang Panginoon! Kasi kahit hindi ka susobra dyan eh. Araw-arawin mo yan, mag-pray ka, nalalangin ka, pinuri mo na naman siya, tapos kakanta ka lang, susundan mo nga lang yun eh. Basta hindi ako marunong eh. Matuto ka lang, matututuan mo yan. Mga ganda yung mga kanta natin, hindi katulad ng mga Pentecostal. Mag naintindihan nyo yung mga terms doon, panalo kayo. Amen? Kasi sabi dito, nag-offer ka ba pag nagpuri ka na sa kanya? Yes! Special, mababaw pa nga lang yun. Okay, nasabi ko sa inyo last time, ang pinakamadalas na commandment, sinasabi sa Bible, praise ye, praise the Lord, praise. Puro ganun. Ibig sabihin, inuutosan tayo magpuri sa Diyos. Kasi siya ay dapat purihin. Siya ay mabuti, siya ay kadakila. Hindi mo siya pwedeng bulahin lang na ano eh, parang nakaasar. Eh, pogi ka naman eh. Hindi naman siya maniniwala sa'yo pag, di ba? Hindi ka sincero, di ba? So, ang pagpupuri natin sa kanya, sa buhay natin, siyempre sa pag-awit na rin, sa bibig natin. Amen? Kaya purihin natin ang Diyos. Okay, hindi natapos doon. Sabi dito, but to do good, okay? Kasi minsan, ang dali lang yan eh. Yan ganyan, bulalas lang yan eh. Kahit mga unsaved, ano yung dapat natin gawin? But to do good and communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well. Please, so napansin nyo, sacrifice din yun. So yung pagpuri sa Diyos, sacrifice. Pero pag lalo yung paggawa ng mabuti, sacrifice na naman yun. At tulad ngayon, sisipa na naman ng mga bata. Mabuti ba yun? Ha? Mabuti ba yung magsita ng batang makulit? E paano sila matututo? Mabuti yun. Dapat ginagawa yun ang magulang nyo. Ngayon, kung di ginawa ng magulang nyo, kuya nyo, kung sino man yan, kung sino concerned citizen, di ba? Kasi ganun yung bata, pag hindi mo yan, huwag na-spoil yan, jeprox yan, maglaki. Hindi naikinig. Mga ganun. So, ano pa yung mga ginagawa nyo mabuti? Yan, makinig na salita ng Diyos, matend, sa umpisa, ganyan lang yan eh. Mag-pray. Huwag nyong kakalimutan yun. Gawin nyo lagi. Okay, pag-communicate. Ngayon, napakadali na ng communication. Bira kayo. Yung iba sa inyo, chinachat ko, wala dito. Wala, sin zone lang ako. Nakita yung sinabi ko, wala lang. Kalungkot, di ba? May mga Facebook ba kayo? Lahat ngayon, meron eh. Si Stephen lang wala. Malapit na yan. Malapit na yan. Gumiti ka lang ng mga isang ano, mga 6 months kang hindi sumimangot bawat service. Sa, may cellphone ka na. Gusto mo yan? Yan, ngiti na yan. Okay, huwag kayong ano, huwag kayong makakalimutan mag-communicate. Okay, at isa pa sa mga ano yan, communicate, yung sabihin nyo, makipag-ugnayan. Di lang chat, ha. Kaya dapat lagi kayo sa church. Okay? Yan ang gusto ng Diyos. Ang linaw niyan. Pag humiwalay kayo sa church, hindi gusto ng Diyos yun. Ito na, ito mas mabigat pa to. Obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls as they
as they that must give account, that they may do it with joy and with not with grief, for that is unprofitable to you. So, meron ba kayong mga ruler sa bahay nyo? Siyempre, tatay nyo, di ba? Matino yung tatay nyo. Anong gagawin nyo pag sabi ng tatay nyo, ayaw nyo gawin? Kunwari, kumain ka na. Sino ayaw nang kumakain dito? Kasi mga anak ko, ganun eh. Tumahimik ka! Magsipilyo ka na, matulog ka na, magbihis ka na, maligo ka na. Ayoko! Tama ba yun, mga bata? Pag sinabi sa'yo, yun ang gawin mo. Amen? Ibig sabihin nun, obey. Magsumunod, di ba? Submit. Ganon din yun. Ibig sabihin, pailalim. Kaya ako, kinakabahan ako sa mga bata dito ayaw sumunod eh. Alam nyo ba yun? Gusto nyo maban dito? Okay. Kasi ganito daw yan, mga bata, tingnan nyo ha. Pag ikaw, yung mga nag-rule sa'yo, magulang mo, pastor mo, okay? Tsaka yung mga ibang sino man yan. Malinaw sabi dito, kaya sila ay tinitingnan ka. Okay? But gusto nila makabuti ka, mapabuti ka. Bakit? Kasi sabi dito, sila yung magbibigay sulit. Ibig sabihin nun, sila yung, parang kanina, yung kuya, yung kapatid mo, ha? Ingatan mo yan, okay? Pagbalik ko, may bukol yan. Ikaw, bubukolan din kita. Di ba? Alam niyo yan, di ba? Walang magulang na hindi ganun. Kasi hindi pwedeng, di ba? Yung mga kuya, ate, yan ang pagbibilinan, di ba? So, kasi ganun yun. So, ngayon, pag nabukulan yun, bukol ka din, palo ka din, di ba? Ganun din daw tayo, eh. Kaya anong gagawin niyo dapat? Sumunod sa magulang, sa church. Sino yung musundin? Ang galing nito, si Aya. Ah, tuloy ka lang ha, huwag ka magiging mayabang. Oh, may pagpapala yan. Aniwala kayo, marami yung kilala. Dati mahirap lang sila. Minahal nila yung salita ng Diyos. Nako, walang paglagyan yung pagpapala. Aniwala kayo. Sabi dyan oh, pag hindi mo inaasar yung magulang mo, anong mangyayari sa'yo? Eh syempre, mapapabuti ka. Pag inaasar yung magulang mo, yung pastor, eh gusto niya nga, mapabuti ka, inaasar mo, ano sasabihin doon? Hindi yun makakabuti sa'yo. Hindi makakabuti sa'yo. Sabi natin ngayon, naasar mo yung pastor, eh naasar din sa'yo, paano yun? Di ba? Huwag ka na muna mag-church dito, ang kulit mo eh. Sa halip na kayo natututong ngayon, wala na. Mga magulang nyo, naasar sa inyo, di kawawa ka. Di ba? So, yung sabi lang dito. So, tandaan nyo, especially mga bata, hanggang pagtandaan nyo, may boss din kayo, sigurado yun, walang iba. Laging, kung ikaw na yung pinaka-boss-boss, may Diyos ka pa rin. Kailangan mo pa rin sumunod. Dapat maging attitude nyo na yan. Hindi yan, ano. Okay? Pray for us. Okay, naalala niya. Kasi nga, bakit si Paul to eh. Okay? So, ngayon, ginagawa nyo na to, marami pa tayong ibang gawin. Pwedeng gawin. Pag-pray mo yung mga, ang tawag dyan, mga frontliner. Okay? For example, kunwari lang, nakikigera tayo. Kunwari, gera tayo sa China. So, sino may paglaban doon? Yung mga sundalo. Pero tayo dito, anong gagawin natin? Tulog-tulog na lang tayo. Ano? Ano yung dapat natin gawin? Siyempre, suportahan natin yung by giving them yung mga armas, di ba? Magtatrabaho tayo dito para meron silang bala doon. Tama? Ganun ang gera. Lahat yan may support. Kasi kung matalo sila, di talo din tayo. So, ganun din sa church. So, sino yung mga frontliner sa church? Si pastor, di ba? Kasi siya yung nagkukulit tuloy. So, nagsisita ng makulit. Siya yung nag-iisip. Siya yung mag-a-apply niyan. Siya yung gagastos. Lahat. Yung iba, tutulong lang. Di ba? So, kaya sabi ni Paul dito, kung sino si Paul man to, sabi niya, pray for us. So, ginagawa na namin, dapat namin gawin eh. Kaso may mga bagay na hindi namin kayang gawin minsan. O may mga gawa yung kaaway na hindi namin kayang, alam mo na, hindi mo ma-foresee. So, kaya sabi ni Paul, pray for us. Amen? Panalangin mo at least. Hindi yung bahala na si pastor dyan, may service pa lang yan, bahala sila.
Ang pakialam, mag-TikTok na lang ako. Diba? Hindi ka man lang sumuporta panalangin. At hindi lang, sinabi lang niya dito, we have a good conscience in all things, willing to live honestly. Kasi ginagawa na nila, ginagawa nila. So, possible na, alam mo na, may pagsubok, baka hindi nila magawa, masyado yung magawa. So, pag-pray niyo yung pastor niyo, amen? Tsaka yung ibang leader natin dito, si Brad. Ayaw pang humiwalay kasi konti pa daw eh. Pero sooner or later, kaya nga dapat i-train natin to. Tutukan natin to mga to. Naipilitan niya mga solve. But I beseech you that rather to do this that I may be restored to you sooner. Sabi lang yan. Kasi pupunta siya dun eh. Babalik siya. Now the God of peace that brought you again from the dead, our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep through the blood of the everlasting covenant, make it perfect in every good work. To do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So yun, kung napansin nyo, pinulfill ni nung writer, no? Yung pagpuri sa Diyos, napansin nyo ba? Pinuri nyo ng pinuri ang Diyos. Ba't ganun? Parang sobra-sobra naman yan. Tama na. Basta, Lord, thank you. Tapos. Dito, dinescribe niya ng gusto eh. Kasi nga, siya ay karapat-dapat. Ganun yun. Amen? Ano yung mga sinabi kay Jesus? Great Shepherd. Okay? Yung dugo niya, Everlasting Covenant. Ano pa yung kumikilo siya sa inyo para maggawa niya yung mabuti. Ang Panginoon yun. Kaya dapat sa kanya ang puri ngayon, bukas, magpakailanman. Ganon ang pagpupuri sa Diyos. So this one, katapusan dito, mga ano lang to. I beseech you, brethren, and suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words. Okay, sabihin lang ay, makinig na kayo, yun ang sasabi niya, actually. Hayaan yung kayo ay turuan. Ayun, wag eh, Bible na naman, sawa na kami dyan. Nag-asawa ba kayo sa Bible? Nag-asawa ba kayong kumain? Hindi naman, di ba? Kasi alam mo, lumalakas ka doon pag kumakain ka. Ba't ka mag-asawa sa Bible, di ba? So, wag kang... bayaan nyo na yan, palabasin nyo na yan si ano. Makulit masyado talaga ito eh. Nanay, si Mading. Iyanan mo na. Huwag ka na bahala. Ikaw, Sajer at Arms. Okay? So, hayaan yung turuan kayo. Eh, yung kung turuan eh. Hindi yung balang nakakabuti sa'yo. Diba? Hayaan mo. Eh, tuturuan na naman ako eh. Hayaan mo lang. Yung sinasabi dito. Hindi nyo? So, actually, tapos na po tayo dito. Sabi lang dito, si Timothy, punta siya sa inyo. At sabi dito, salute them. Ako natutuwa ako sa inyo pag binabati nyo ako. Minsan naman, OA naman eh. Iba dito, ito sila, ano, niyayakap pa ako eh. Sina Bembem, ito, sina Madi. Okay lang, pastor, ganun lang. Okay? Pangit nung nag-ano tayo, nag-iisnaban, di ba? So, kasi, ano yan, konting ano yun eh. Parang sinasabi dito, tinuruan kayo, tapos, parang bali wala lang. Amen? Hindi naman namin kinakailangan ano ka, magbaw ka eh. Parang si Pope eh, di ba? O, halik ka sa aking paa. Hindi naman tayo ganun eh. Okay na yun, basta ganun. Yun lang. At sa lang, batian nga namin sa main, ganyan eh. Shake hands talaga. Eh, may virus daw. Lagi daw may virus eh. So, kaya ganyan na lang tayo, di ba? Pero gusto ko rin yung shake hands eh. Okay? Yun na, tapos na. Ang Hebrews. So, napaganda, di ba? Malalim, tapos examples, malalim, tapos practical application. So, ganyan po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, this time, bahala na po next week kung sana tayo. So, sana natuto kayo, mga bata. Amen? At nakakalungkot lang, iba wala. Pero, taga-C6, sana matuloy tayo. So, kasi walang ibang ano eh, paraan para lumago kayo. Okay? Masanay na kayo sa church.
Hindi naman lagi tayo dito, okay? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga tutunan namin. Sa Book of Hebrews, Panginoon, pinagpala niyo, Lord, kami. Napakadaming pagpapala dito, mga medyo malalim na pag-alintulad, explanation, Panginoon, mga ginawa niyo sa Old Testament, paano natupad ito sa Panginoong Jesus, kanyang sakripisyo, Panginoon, kanyang pagka-Diyos din, pagka-tao, at kung paano siya ay naglinis sa amin, sa pang paano nilalapit niya kami sa inyo, Panginoon, sa kaligtasan, and even after that, Panginoon. So, I pray na hindi pa namin nakuha lahat ng message dito, Panginoon, basa-basahin namin, aralin namin sa aming private time. At we're looking forward, Panginoon, sa another book, Panginoon, na aralin namin every Thursday, Panginoon. Kaya, Balulati, in Jesus' name we pray.